Direk Daryl Yap, binueltahan ang premyadang aktres na si Cherry Pie Picache dahil sa mga patutsada nito sa kanya sa katatapos lamang ng MediaCon para sa pelikulang Oras de Peligro na idinirek ni Joel Lamangan. Matatanda ang matapang at diretsyong sinagot ng aktres ang mga tanong ng press na may kaugnayan kay Direk Daryl Yap. Nang matanong kung tatanggapin niya ba kung sakaling alukin siyang gumanap na Imelda Marcos sa pelikula, diretsyang sagot ng aktres, depende sa konteksto ng pelikula. Sa script, why not? Pero by Daryl Yap, no. Sagot naman ito kung bakit ayaw niyang magpadirect kay Direk Daryl. Ewan ko, may konsensya pa ba siya? Marami kasi ang kumikwestiyon sa pelikulang idinirek ni Direk Daryl Yap dahil hindi daw umano ito nagsabi ng totoo tulad ng nangyari sa ganap ni EDSA Revolution taong 1986. Ito ang kwento ng unang pelikula ni Direk Daryl na Made in Malacanang. Nasusundan ng Martyr o Murderer na mapapanood sa March 1. Dagdag pa ni Cherry Pie, ipinakikiusap ko sa media people ngayon na alam natin kung gaano ka-importante ang social media. Yung pelikula namin, isa lang ito na tool para hikayatin ang tao na sana labanan natin ang disinformation. Kaya kapag nagpo-post tayo sa social media, siguraduhin natin na responsable tayo. Alam natin kung ano ang facts. Kasi tayong may mga edad na, okay, alam natin kung ano yung totoo sa hindi. Pero kawawa naman ang kabataan natin. Paano nila maipaglalaban ang bansa na mahal natin kung mabubuhay sila sa disinformation or false facts? E di ba ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Sa one-on-one interview na ilang media kay Cherry Pie ay kinlaro niyang hindi personal ang galit niya kay Direk Daryl. Anya, hindi ako galit. Nililinaw ko pong walang personalan. It's just that I'm just making a stand na parang ano ba, alam naman ng lahat ang totoo. It's his work. So kami naman, whatever expression you want to say or you want to use, this is a democratic country. Actually, tanong yon, may konsensya pa ba siya? Pwede bang masabing sinungaling si Direk Daryl Yap? Sagot naman ni Cherry Pie, oo. Hindi personally ha, yung mga ginagawa niya ang kasinungalingan. Yun ang opinion ko. I may not be shared by everybody. Hindi naman ito pinalampas ng controversial na direktor at agad na binweltahan ng aktres. Post ni Direk Daryl sa kanyang official Facebook page. Aking reaksyon tungkol sa pahayag ni Ms. Cherry Pie Picache. Tinatanong po ni Ms. Cherry Pie Picache kung may konsensya pa raw ba ko dahil sa mga Marcos films na ginagawa ko. Sasagutin ko po ang tanong niya ng dalawang tanong. Alin kaya sa eksena sa hashtag Made in Malacanang at hashtag Martyr or Murderer ang hindi totoo? Napanood na ba niya ang hashtag MIM? Kasi ang hashtag MOM ini-edit ko pa. Ano sa loob ng mga gawa ko ang kasinungalingan? Napakahusay umarte ni Ms. Cherry Pie. Pero ngayon lang ako parang na-oehan sa kanya. Actually, pangalawa na pala to. Una, nung umiyak siya sa kampanya ni Lenny. At para siyang CEO na isang pyramiding company na sumisigaw ng manghikayat kayo. Ito seryosong tanong, Miss. Napanood ko kasi kung paano mo pinatawad ang pumatay sa nanay mo. Ang pagsabi mo na magagandang bagay patungkol sa pagtanggap at pagbibigay katwiran sa mismong kriminal na pumatay sa nanay mo. Naisip ko, yung pumatay sa nanay mo, nayakap mo. Sigurado kang may kabutihan sa kanya. Ako na gumagawa lamang ng pelikula na dahilan kung bakit kayo may pelikula, ako ang tinatanong mo kung may konsensya? At huwag po kayong mag-alala. Wala naman po akong deklarasyon na gusto ko kayong makatrabaho. Hashtag Kamote Pie. Maraming salamat. Hashtag MOM March 1.